Pagkatapos kuruti ng pisngi ni Ari, kaagad na sangkot sa gulo ang guro. Sa daan pa uwi, ang kanyang bisikleta ay nakasagasa ng bato. Nahulog siya sa kanal. Ang batang ito ang dapat sisihin sa pangyayaring ito. Si Ari ay parang karaniwang bata. Ngunit siya ay sinumpa sa araw ng ipanganak siya. Kahit sinong humawak sa kanya, lahat ay mawawala ng swerte. Ang kanyang ina ay namatay sa paghawak sa kanya. Hindi alam ng ama ni Ari ang kanyang abilidad. Dinala niya ito sa bahay ng kanyang lola. Papunta doon, namatay siya. Dahil lang sa paghawak sa kanya, ang kanyang lola ay namatay din sa kanyang bahay. Dahil sa paghawak sa kanya, mula noon, tumira siya sa templo ng Buddhist kasama ang monk. Nakatira siya sa lilim buong araw. Dahil natatakot si Ari na marami pang mamamatay dahil sa kanya. Papasok na sana siya sa primary school. Sa eskwelahan, tingin sa kanya ng kanyang mga kaklase ay parang weirdo. Kahit sa tag-init, lagi siyang nakasuot ng dilaw na raincoat. Ibang mga bata ay gustong maglaro sa isa't isa. Ngunit si Ari ay nakaupo lang sa loob ng classroom. Nagdala pa nga siya ng butiki sa eskwelahan. Isang araw, tinanong siya ng isang bata dahil sa kuryoso. Hindi umuulan, bakit ka nakasuot ng raincoat? Naisipan ni Arina, and sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang sumpa. Ngunit walang naniwala sa kanya, kahit ang kanyang guro. Kinurot ng guro ang pisngi ni Ari. Sinong may alam na ang malas ay parating na. Sa daan pa uwi. Nahulog ang guro sa kanal. Ang balitang ito ay kumalat kaagad. Mula noon, ang mga N bata ay naniniwala na bawat salitang sinasabi niya. Kahit saan siya magpunta, ang mga bata ay tumatabi upang umiwas sa kanya. Ngunit may isang batang lalaki na hindi takot sa kanya at naging kaibigan niya. Sabay silang pumupunta sa eskwelahan. Isang araw, papunta sa eskwelahan, ang butiki ni Ari ay tumalon sa palayan. Tumalon doon si Jokang upang tulungan siyang maghanap. Matapos ang mahabang oras, nagsimula ng umulan. Ngunit naghahanap pa rin siya. Bigo silang umupo sa ilalim ng bubungan. Sa unang pagkakataon, hinubad ni Ari ang kanyang raincoat at nilagay ito sa kanilang katawan. Magkatabi silang nakaupo hanggang huminto ang ulan. Kinabukasan, nagkasakit si Jokang. Nagsisisi si Ari. Naisipan niyang huminto sa pag-aaral. Mula noon, nawala na sila ng ugnayan sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang pamilya ni Jokang ay lumipat sa syudad. Maraming taon ang lumipas, binata na siya. Ngunit iniisip pa rin niya si Ari araw-araw. Isang summer vacation, naisipan niyang hanapin si Ari. Sa kabutihang palad, nahanap kaagad ni Jokang si Ari. Nakitang gustong-gustong magbasa ni Ari ng mga libro. Umupo siya katabi niya. Sabi ni Ari gusto niyang uminom ng plum wine. Nagnakaw si Jokang ng alak para sa kanya. Narinig na gustong kumain ni Ari ng sushi. Umuwi si Jokang at nagmakaawa sa kanyang ama na gumawa ng sushi. Binigyan niya ng sorpresa si Ari. Wala pang nakikilalang tao si Ari na tratuhin siyang ganito. Sa sandaling iyon, umibig siya sa kanya at binigyan siya ng halik. Ngayon, nang sumpa ay muli na namang sinaktan ang kanyang mahal. Kinabukasan, naospital si Jokang. Nakakaawa ang babaeng ito. Ang sumpa ni Ari. Sinasaktan ang lahat na hahawak sa kanya. Noong maliit pa si Ari, ang kanyang pamilya ay namatay sa paghawak sa kanya. Sunod-sunod, paglaki niya, umibig siya sa isang lalaki. Dahil lang binigyan niya ito ng halik. Kinabukasan, naospital ang lalaki. Dahil sa sumpang ito, si Ari ay nakagapos mag-isa buong buhay. Upang protektahan siya, nagpa siya si Ari na umalis. Mabilis lumipas ang panahon, 5 taong nakalipas. Noong bumalik siya muli, nabigla si Jokang. Matagal na panahon mula noong huli silang magkita. Sa panahong ito, hindi na niya ito pakakawalan. Tinanggal niya ang kanyang listen upang atali ang paa ni Ari sa upuan. Pakiramdam niyang ligtas sa ganitong paraan. Sa gabing iyon, namili sila, kumain, nag-usap. Ngunit malinaw kay Ari na hindi sila pwedeng magsama. Pumunta dito si Ari, nap ang magpaalam, pupunta na siya sa abroad. Kinumbinsi siya ni Jokang na manatili. Ngunit tahimik lang si Ari. Nagpumilit siyang umalis. Sa huli, hindi pa rin niya alam ang tungkol sa sumpa. Ang totoo ay may sakit siya. Noong maliit pa siya, namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente. Kahit si Ari ay nakaligtas. Ngunit sa panahon ng operasyon, aksidenteng nahawaan siya ng doktor ng HIV. Ganun lang, ang batang ito ay naging pasyente ng HIV. Noong una, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos niyang tingnan ang salitang ito, nalaman na niya ang lahat. Mula noon, lagi na siyang nagsusuot ng dilaw na raincoat. Sinabi sa lahat na sinumpa siya. Ayaw niyang magpahawak kanino man.
ang sikretong ito ay maingat na tinago ng maraming taon. Hanggang ngayon, noong bumisita sa kaibigan, nakita ni Jokang si Ari, ngunit nang hinabol niya ito, nawala na siya. Naguguluhan si Jokang, naisip niyang ang Monk N lang ang makapagsasabi sa kanya ng sagot. Binyantaan niya ang Monk ng kanyang buhay, kaya sinabi ng Monk ang totoo. Ngunit nakaalis na pala si Ari upang gamutin ang kanyang karamdaman. Nanghihina na siya. Walang nakakaalam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Pagkatapos makuha ang address ni Ari, pumunta kaagad si Jokang. Hindi nagulat si Ari na makita siya. Sinabi niyang siya ay isang alien. Naghihintay sa kanyang spacecraft upang makabalik sa kanyang planeta. Umaasa siyang pag-alis niya, nakangiti si Jokang. Hindi inilantad ni Jokang ang kanyang kasinungalingan. Nag-usap silang dalawa. Ang kalagayan ni Ari ay biglang lumala. Dinala siya ni Jokang sa ospital. Sa gabing iyon, tumayo siya sa ulan. Hindi niya alam kung paano siya iligtas. Ginunita niya si N. Ari sinabi dati na may misteryosong simbolo. Ang simbolong iyon ay makakatawag ng spacecraft. Ito lang ang bagay na magagawa niya ngayon. Ang iguhit ang simbolo, patuloy siyang nagpuputol sa damuhan. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatrabaho, natapos niyang iguhit ang simbolo. Pagkatapos niyang malaman na, si Ari at si Jokang ay sikretong lumabas. Kinarga siya ni Jokang sa kanyang likod. Tumupo sila sa gitna ng simbolo. Naghihintay ng himala. Ngunit hindi nagkatotoo ang himala. Pareho silang umiyak ng malakas. Noong sisukaw na sana sila, ang ilaw ay biglang nagpatay bukas. Mayroong isang bungkos ng ilaw. Dumating ang spacecraft. Aalis na si Ari ngayon. Sinabi niya sa kanya ang kanyang huling poem. At naglaho kasama sa spacecraft. Pagkatapos ng maraming taon, nagbukas si Jokang ng sushi restaurant. Naghihintay pa rin sa babaeng mahal niya na bumalik. May nagsabi na si Ari ay patay na, ngunit umaasa siya na sana nakabalik siya sa kanyang planeta. Doon ay walang paghihirap at luha. Sa ganung paraan, si Ari ay malaya sa sakit. At si Jokang ay ligtas.